Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Dalawang beses nang naglandfall ang bagyong Aghon. Una sa isla ng Humunhon sa Giwan Eastern Samar, 11:20 kagabi. At 12:40 kaninang madaling araw sa bayan naman ng Giporlos Eastern Samar. Pero bago pa man ito, nagsagawa na ang Office of Civil Defense ng Pre-Disaster Risk Assessment kahapon kasama ang ibang ahensya ng gobyerno para mas makakuha ng detalyadong impormasyon kaugnay sa bagyo. Pinaliwanag ni Director Edgar Posadas ang mga kategorya ng assessment tulad ng Category A na itinuturing na low risk level pero kinakailangan ng initial action at preparasyon. Category B kung saan kinakailangan ng high priority action at Category C na itinuturing na high risk level at kinakailangan ng matinding aksyon. Binigyang diin din ni Posadas ang mga kailangang gawin katulad na lang ng camp coordination kung saan inihahanda na ang mga evacuation center, pati na ang paniniguro sa food at non-food items. Binabantayan din ang posibilidad ng pagkawala ng signal dahil sa bagyo at ang posibleng solusyon para agad itong maibalik. We are anticipating also yung possibility ng preemptive evacuation dahil medyo magdadala po ng talagang pag-ulan itong si Bagyong Aghon. Samantala, nagpahayag si Mexican Ambassador to the Philippines, Daniel Hernandez Yosef, ng intensyong palakasin pa ang relasyon ng dalawang bansa. Una nang pinuna ni Yosef ang kawalan ng Free Trade Agreement o FTA ng Mexico at Pilipinas, pati ang data discrepancy sa pagtatala sa parehong bansa. Paliwanag niya sa Mexican agencies katulad ng BM at INEGI, $3.6 billion ang total trade sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Pero $1.2 billion o halos kalahati lang ang nakatala sa PSA, BSP at DTI. Gustong tugunan ni Yosef ang mga hadlang sa pagpapalalim pa ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular ang bilateral arrangements pagdating sa import at export. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!